usapang pera tayo ngayon. Kasama po natin ating kaibigan, isang financial guru mula po sa Colaico Foundation. Bibigyan tayo ng mga payo, yung mga mahilig magnegosyo, gustong magtagumpay. Kasama po natin si Sir Armand Benko live via Zoom. Sir Armand, bumabagyong hapon sa iyo. Magandang araw, Radyo Man Jenny, at sa lahat ng tagapakinig natin sa DZXL RMN. Magandang araw po sa inyo lahat. Okay. Sige. Sir, good afternoon po. Ayan, kung maulang pakiayos daw po yung camera nyo, Sir Armand. Ito po ba much better? Okay na po. Sige. Maayos na. Ayan. Okay na po. Ayan. Kumusta po? Bumabagyo tayo ngayon, Sir Armand, Yes, yung bagyong Ulysses dumadaan ngayon. Oh. Yung bagyong dumadaan ngayon, just like kahit anong unos, bagyo, crisis, tulad ng pandemya, wag natin tatambayan itong crisis. Oh. Hayaan lang natin dumaan. Tama yan. Yun nga lang, medyo matagal itong pagdaan ng crisis ng pandemya, but just the same, life must go on. Tama yan. So Sir Armand, ano pong yung mababahagi sa amin this afternoon para sa ating mga nakikinig at nanonood? Yung sa bilang pagtatapos sa segment natin doon sa pagnenegosyo, Radyo Man Jenny. Yes. Well, napag-usapan na natin yung mga susi sa pagnenegosyo, no? Balikan nyo po yung mga nakaraang episodes namin nandito sa Facebook Live ng DZXL RMN. Yes. Pero gusto ko lang isummarize, ano yung tatlong susi, tatlong bagay na dapat tinitingnan natin, binabantayan natin para tayo magkaroon ng matagumpay, matatag, at yung gusto natin, kumikita na negosyo. Mm-hmm. Maraming nagsasabi, it's all about passion. Maganda raw, pumasok ka doon sa negosyo na you are very passionate about, mm-hmm, that you like or love doing. Para dumating man yung pagbaba, paghina ng benta ng negosyo, dahil gusto mo yung ginagawa mo, tutuloy mo pa rin. Pero I'd like to break that down further. Mm-hmm. Tatlong bagay dapat mangyayari sa inyong negosyo. Number one, tuloy-tuloy na pagbabago. Mm-hmm. Kailangan ng creativity. May pandemya man, may crisis o wala, anything that you keep on creating will be a source of happiness. Mm-hmm. Bagong miyembro ng pamilya, bagong apo, bagong produkto, bagong pamamaraan, bagong markado, anything na merong bago somehow gives us excitement, mm-hmm, thus contribute to our quote-unquote happiness. So keep on creating. Yun. Number two, mm-hmm, make sure yung negosyo nyo gets you or brings you fulfillment. Ay, yun. Dalawa ang pinufulfill ng tao, mm-hmm, material gain and recognition. Yes. Napapansin mo, Radyo Man Jenny, pag minsan yung mga negosyo, tuwang-tuwa sila at pinagyayabang nila yung mga recognition, mm-hmm, or awards na nakukuha nila. Totoo yun. Dahil malaking bagay sa negosyante that yes, kumita at ma-recognize, mm-hmm, that you are giving employment, you are producing wonderful products, you are solving a situation, mm-hmm, dahil dun sa serbisyo na binibigay mo, that is part of fulfillment. Mm-hmm. So, ulitin ko, not only that you gain materially or you create, but you also need to be recognized doon sa negosyo mo. Yes. Panghuli, ito napansin ko sa lahat ng mga kumikita, matagal, matibay, matatag na negosyo. If you are living a meaningful life, yung negosyante, mm-hmm, yung customer, yung mga nagtatrabaho doon sa negosyo, at doon sa lipunan na ginagalawan ng inyong negosyo, contributes to have a meaningful life mula sa negosyante, customer, trabahante, at lipunan, tatagal, titibay ang negosyo ninyo. Wow. So kung sasabihin nyo, karinder yan lang yung negosyo ko, or gumagawa lang ako ng kandila, mm-hmm, paano siya nagkakaroon ng meaningful life sa akin aside from kumita? Meaningful because you get to be remembered if your candle is yung nauuso na scented candles ngayon, Radyo Man Jenny. Yes, gusto mong bae. It gives joy, comfort, a feeling of good vibes doon sa mga customer, mm-hmm, that contributes to a meaningful life. So uulitin ko, susi sa pagnenegosyo, continue to be creative, mm-hmm, because somehow it brings happiness. Second, make sure you get some fulfillment
material gain and recognition. Pangatlo, everyone gets to live a meaningful life because of your simple or complex na negosyo. Yung mga malalaking negosyo, they are very conscious on these three things. Mm-hmm. Aside from titingnan yung bottom line kung kumikita, nalulugi, bumalik puhunan, they are very conscious ano ang pananaw sa kanila ng lipunan, ano ang epekto nila sa customer, ano ang epekto nila sa kanilang mga employees, at epekto nila sa lipunan. Mm-hmm. Yan ang mga susi para tumagal, tumibay, tumatag ang negosyo. Of course, nandoon na yung kumita. Yes. So maging conscious lang po tayo doon sa tatlo na yon. Yan yung summary or breakdown noong sinasabing get into a business that you are passionate about. Yes, that's very important. Sir Arman, saan po marireach out ang ating Calico Foundation? Kayo po, kung may mga gustong magpa-advise o seminar or whatever po na gusto humingi ng mga advice ano, about, of course, negosyo, saan po kayo pwedeng matagpuan, Sir Arman? Dahil usong-uso na sa Facebook, Instagram, hanapin nyo lang Radyo Man Jenny. Kung gusto nyo ako makita, hanapin nyo lang Coco Martin. Sigurado hindi ako makikita doon. Ha? Kung gusto nyo ako makita, hindi yun ang hanapin. Oh, hanapin nyo lang po Peaceabilities. Oh, oh. Peaceabilities or ang inyong lingkod, Arman Bengco. Nakikita naman dyan po ang spelling, Arman Bengco. Mm-hmm. Kitang-kita yan. So hanapin lang. May mga programs ba kayo ngayon, sir, or plans? Itong pandemic, may mga tuloy-tuloy pa rin ba na programa? Yes, sa tulong noong kooperatiba that I help manage, mm-hmm. Yung mga miyembro namin ay hinihikayat namin magnegosyo, puhunan, hindi naman galing sa balong malalim, pero kung initial capitalization, working capital, yung kooperatiba, para doon sa mga members ng kooperatiba, tinutulungan namin magkaroon ng access sa kapital and also sa markado. Wow. Kaya tingnan nyo po yung aming Peaceabilities Facebook page. Yeah. Sir Arman, maraming salamat. Stay safe at marami po kami natuturan sa'yo this afternoon, lalo po sa usapin ng pagninegosyo. Maraming salamat, sir. More power. Same to you, and God bless everyone. Thank you po. Yan po naman si Sir Arman Bengco, ating financial guru ng Peaceabilities. Hanapin nyo lang yung Peaceabilities or Arman Bengco po sa inyong mga social media account, Instagram and Twitter, para meron kayong mga nice ilapit advice, no, sa pagninegosyo.